So, this is my video diary number 4. Ayan, so last week, pinag-usapan naman yung case study. Tungkol lang naman yun sa anong gagawin mo kung ikaw si Dave Jackson. Yung tipong, alam mong may nangyayari na hindi maganda, pero hindi mo alam kung sasabihin mo ba kung i-blow mo ba yung whistle, or kung mananahimik ka lang, or kung anong gagawin mo. Ngayon, fortunately, na-assign din ako dun sa character ni Dave Jackson. So, parang kailangan may paglaban ako. Para sa akin kasi, yung code of ethics, parang ginawa nila yan para may reference ka. Yun nga, in case ano ba sa work mo, meron magkaroon ng conflict and you don't know how to solve that problem, kung ibibase mo pa sa kung saan, kung anong decision yung gagawin mo. So, parang, para sa akin, yung code of ethics, parang reference mo siya. And at the same time, parang guide mo. Bilang chemical engineer, syempre, nakalagay sa code of ethics na kailangan natin pangalagaan yung environment. Syempre, kasi tayo din, sa atin din babalik yun eh kapag dumating na yung panahon. Pero, at the same time, kailangan din magkaroon tayo ng work ethics na yung privacy nilang tinatawag, tsaka yung confidentiality. Kapag nagtatrabaho ka na, hindi ka pwedeng labas lang ng labas ng information about dun sa kung employed ka ba sa isang company or not. Yun. So, ngayon, ano nga ba? Ano nga bang gagawin ko kung ako si David Jackson? Para saan kasi, parang syempre, ang iniisip niya dun, kung i-blow ba niya yung whistle or not. Pero para sa akin kasi, yun na yung pinakahuli mong dapat gawin. Eh, kumbaga, para sa akin, yung pag-aayos ng problema, parang sa system muna dapat. Yung muna mismo sa company muna, sa loob, bago ilabas sa ibang tao. Kung hindi niya kayang makonvince si Phil, edi maghanap siya ng ibang paraan. Kung ako yung chemical engineer, di ba yung disposal ng lead, baka naman makakagawa pa ng paraan para hindi ganun yung maitapon na lead. Baka naman pwede pang gamitin yun sa ibang, you know, sa ibang product or sa ibang kung ano mga pwedeng gawin doon. Para hindi masayang, para din hindi makapagtapon ng ganun kadaming amount. Actually, madami eh. Pwede rin namang, pero kung gusto mo play safe, pwede namang umalis ka na lang sa trabaho mo. Kung hindi mo rin naman matakasan, hindi mo rin naman masamahan, umalis ka na lang sa trabaho. Play safe. Ayun. Pero, syempre, yun nga, hindi naman natin may iwasan na hindi magkaka-conflict yung code of ethics. Kung ano yung sinasabi sa code of ethics at kung ano yung sinasabi ng konsensya mo, ng moralidad mo. Nasa sa'yo na yun. Pero syempre, as chemical engineer, as an engineer, kailangan lagi nating pipiliin yung pinaka-best, pinaka-na-best, yung best solution sa kung ano mang problema yung dumating. Hindi pwedeng tama na, hindi pwedeng ni joker. Kailangan yung best talaga. Kasi, malaki yung impact eh. Kapag biglang nagkamali, malaki yung kailangan bago ka mag-decision, kailangan tingnan mo muna both sides, or kung inan mang side yun, tingnan mo muna lahat ng pwedeng mangyari consequence bago kang gumawa ng hakbang. Kasi, sa'yo nga magdedepende yun eh. Kumbaga, konting hakbang mo, malaki yung effect. Kasi hindi na ito laro-laro. Parang trabaho na ito mismo na chemical engineer. Kaya yung code of ethics na and morality, kailangan i-take into consideration yung kahit both sides para malaman mo kung anong gagawin mo. So, yun. Bye!